channel, ngayon po, magluluto tayo ng kalderetang baka kasi po yun ang nire-request ni Mister. So, mga kakailanganin po natin ay bawang or garlic, sibuyas, onion. Ginagamit ko po yung cassava or yung kamoteng kahoy kasi mas maganda po siya para dun sa texture ng ating kaldereta. Yun na rin po yung pampalapot natin. Next po is garbanzos. And then, ito pong reno. From Pinas pa po yan, kaya mas masarap siya. Then, ito pong ating red bell pepper. Tapos, gagamit din po tayo ng star margarine para sa panggisa. Tapos, ito po yung ating beef. Ito po ay ribs. Kasi ito po yung gusto kong laging ginagamit kasi mas maganda yung nakatahi yung tama dun sa laman. Kaya mas masarap siya. So, kagabi ko pa po ito pinalambot. Kasi pagkatapos po nun, inilalagay ko po siya sa fridge overnight para matanggal po natin yung tama. So, tingnan nyo po ito. Oh, kailangan tanggalin po natin yan para hindi natin makain yung tama. Paglalagay po tayo ng star margarine para sa pagigisa. Lagyan po natin ang bawang. Then, sibuyas. Sunod po natin yung kasaba o kamoteng kahoy. Gasa lang po natin siya. Lalagyan natin siya ng sabaw o ng broth ng pinakuluan natin na baka para siya na po yung magpapalambot niya. So, huwag itatapon yung pinagkuluan. Yeah. So, yan. Hayaan lang po natin lumambot yung kasaba. So, ang ginagawa pa natin, tatakpan po muna natin ngayon. And then, mag-wait tayo ng mga 3 minutes. Ito pa po yung additional ingredients natin. Pag gumagamit po ako sa nito, mga tansya-tansya lang. So, meron tayong paminta, ketchup, banana ketchup, at saka po itong soy sauce. Yung ketchup po, hindi spicy. Correct. Ayan, kumukulo na po. Mga ka-channel, ito pong kawali ko. Binili ko pa po yan sa Pilipinas kasi gusto kong gamitin pag nagluluto ako ng mga Pinoy dishes. So, ilalagay na po natin ang toyo. Mga tansya lang po mga ka-channel. Siguro mga yan, isang ganyan po ng toyo. Okay. Dadagdagan na lang natin mamaya pag kulang. Then, paminta. Then, maglalagay din po tayo ng isang nor cubes. Beef po ito. Haluin lang po natin. Then, pwede na natin pong ilagay yung baka. Ayan, kumukulong na po siya. So, dinagdagan ko pa po ito ng broth para mag-soak ng konti yung ating baka.
So ngayon, ilalagay na po natin itong Jufran. Ito po yung ginagamit ko kasi masarap siya. Pag nagluluto po ako ng kaldereta, hindi po ako gumagamit ng tomato sauce. Mas gusto ko pong gamitin itong banana ketchup kasi matamis-tamis siya. So may natira siyang mas mababa ng konti sa kalahati. So ilalahat na natin ito. Nakalimutan ko pong sabihin kanina na kailangan din natin ng sweet relish. O ito pong pickles. So lalagyan po natin siya. Tansa rin lang. So ayan po. Okay na yun. Then lagyan po natin ng pepper. Ito po yung natanggal nating taba kanina dun sa baka. Tingnan nyo po, oh. Hindi dapat pumunta yan sa katawan natin. So, pwede na po natin ilagay yung reno. Then, hahaluin natin hanggang sa makita natin yung texture. Malambot na po yung baka, oh, sa akin. So, medyo mas gusto ko po kasi yung sarsa. Kaya, medyo dinamihan ko ng konti yung sabaw. So, version ko po to ng kaldereta kasi meron naman po tayong kanya-kanyang version. Ito pong paglagay ng kamoteng kahoy, natutunan ko po to dun sa mga pinsan nung asawa ko ni Ato. Kasi mas masarap siya kaysa sa patatas. Kaya wala nang natutunan ko yon. Ito na yung lagi kong ginagamit. Nakalimutan ko po kanina, kailangan din natin siyang lagyan ng cheese. So ito pong ginamit ko na cheese. Cheese na po dito yung Velveeta slices. Kasi ito lang po yung cheese na meron ako dito sa bahay ngayon. So pwede rin naman. So, lalagyan ko po siya ng mga dalawang ganito. Ilagay na rin po natin yung garban sauce. Tsaka ang ating red bell pepper. Ano po yan? Haluin lang po natin hanggang sa matunaw yung cheese. Then, hihintay-hintayin po natin hanggang sa medyo maiga-iga ng konti yung sabaw niya. At saka pag malapot na siya, na yung gusto natin texture ng ating salsa. Gusto po natin sa kaldereta yung medyo maanghang. So, kailangan lagyan natin siya ng red pepper. Tansya-tansya lang. Ay ready na ang ating kaldereta. So, haluin po natin ang isa pang beses. At titikman natin ngayon.
Mga ka-channel, nasa Tiki Man portion na po tayo. Ito na. Ayos na. Pwede na. Gutom na ako.